guys, this is Wolfie and welcome back sa ating daily update sa kaganapan sa presyo ni SLP at ni Axie Infinity. So ngayong oras na to guys ay mixed markets po tayo. So may mga bumaba at may mga tumaas po tayong coin. No? Ang ating crypto fear and greed index ay nakapako pa rin po sa 46 which is neutral. So mamayang alas 8 ng umaga dito sa Pilipinas ay mag-a-update po yan. No? So, samantala, alamin din po natin ang kaganapan dito sa presyo ni BTC na so far ay bumaba po ang price ni BTC ng negative 0.15%. So, konting-konti lang po, no? Ang current price po ni BTC ngayong oras na to ay $44,088. So, kung mapapansin nyo guys, nagkaroon po tayo ng breakout, no? Nagkaroon po tayo ng breakout dito po sa $42,848. So, nagtuloy-tuloy po itong presyo ni BTC dahil dinala po ng ating buying pressure at pinush po nila yung price hanggang dito sa susunod nating resistance sa may $44,544. However, ang nangyari po dyan ay may mga nag-take profit po kaya bumaba po itong presyo ni BTC. No? So, nag-take control po yung ating sellers o yung selling pressure po. Ibinaba po yung presyo dito sa ating support sa may $43,272. So, ang pwede pong mangyari dito guys, kapag nag-dip po ulit itong presyo ni BTC at hanggang dito na lang sa $43,000 dyan sa area na to guys, at na-maintain po yan ni BTC, magandang signal po yan dahil na kapag create na naman po tayo ng panibagong higher low. No? So, this is higher low guys and this is lower low kasi mas mataas po itong low na to compared po dito, no? So kapag nangyari po 'yan, ay may chance po tayong aangat po ulit itong presyo ni BTC. Baka maabot niya na po itong susunod na resistance natin kapag nagkaroon po tayo ng breakout dito, no? At naging successful po na push pa po nila yung price hanggang dito, baka maabot na po natin itong trajectory na to, guys, which is $46,522. However, guys, may chance pa din po na bumaba itong presyo ni BTC, ano? So, sabihin nating umangat po ulit dito yung presyo ni BTC at nag-take profit na naman po sila. Kapag bumagsak pa po yung presyo ni BTC, nilagpasan niya itong area na to, eh baka bumalik po siya dito sa green area natin ito, ano? So, yan po ang dalawang scenario na pwedeng mangyari sa presyo ngayon ni BTC. Although ang ating RSI ay mababa pa rin po, nasa 59 pa rin tayo. No? Alamin din naman po natin itong kaganapan sa presyo ni SLP at ni AXS ngayon. So, unahin na po natin itong si SLP. No? So far, bumaba po ang presyo ni SLP ng negative 5.03%. Ang current price niya sa market ngayon ay 1 peso and 46 centavos. So, ang 24-hour high natin ay $0.0307, samantala ang 24-hour low natin ay $0.0273. So, kung mapapansin nyo guys, nililista ko na po dito sa ating notepad itong mga price po ni SLP. So, yesterday, ang price po natin ay 0.0318, yan po ang pinakamataas natin, which is 1 peso and 63 centavos. Ngayon po, bumaba po talaga itong presyo ni SLP, no? Kasi ang pinakamataas na pong naitala natin ay 0.0307, which is 1 peso and 58 centavos. Samantala, ang dip po natin kahapon ay nasa 1 peso and 41 centavos. Samantalang ngayon guys ay 1 peso and 40 centavos. So mas mababa po yung dip natin ngayon, no? Po natin itong kaganapan sa presyo ngayon ni Axie Infinity or ni AXS. So antayin lang nating mag-load yung ating chart guys. So far tumaas po itong presyo ni AXS ng plus 1.36%. Ang current price niya sa market natin ngayon ay $64.13. That is 3,291 pesos and 15. So ang ating 24-hour high ay $66.21. Samantala ang ating 24-hour low naman ay $61.77. So kung pagkukumparahin po natin, eh mas mataas po itong naabot na presyo ni AXS ngayon kasi kahapon po ay nasa $63.87 lang po tayo. Ngayon, ang 24-hour high natin ay 66.21. So, halos 3 pesos po ang naidagdag, no? Samantalang ating low kahapon ay $56.74.
Ngayon po naman ay $61.77. So mas gumanda po itong presyo ni AXS compared kahapon, no? Ang laki po ng itinaas ni AXS compared dun sa price niya. Yesterday, same time din po, no? Around 8 a.m. in the morning dito sa Philippines. So bukod pa dyan guys, ay alamin din po natin itong technical analysis ni SLP ngayong oras na to, no? So down po itong presyo ni SLP guys, kung mapapansin nyo, puro red candlestick po ang makikita natin dito sa 8-hour time frame ni SLP. So marami din po nagtatanong dito sa channel ko kung good time to buy na ba si SLP. For me guys, kasi mataas pa po itong RSI ni SLP, nasa 53 pa po. It's very risky po to buy at this moment, no? So kailangan mapababa pa po natin yung RSI bago tayo makapanigurado na bibili po talaga tayo dito sa presyo ni SLP. So pagaya nga nung sinabi ko nung mga huling videos ko guys, very ideal po ang pagbili sa isang coin kapag ang RSI ng isang coin guys ay nasa 30, no? Or less than 30 po, yan po ang pinakamagandang bumili. However, kung gusto nyo naman pong bumili, pwede naman po kayong bumili, pero at your own risk po. Kasi kapag bumili po tayo dito, at say for example, nag-pump itong presyo ni SLP hanggang dito guys. So, that's 44.38% pa din po, no, na income. However guys, it's very unlikely na mag-pump po yan ng ganyan kataas ngayong oras na to, no? So, ang pwede po kasing mangyari dyan ay kapag nag-pump po itong presyo ni SLP, marami pa po siyang lalagpasan ng mga price levels po natin dito, no? Kagaya po dito, 0.0315. Kapag naging successful siya, nabasag niya yan, pwede po siyang umangat sa susunod po na price level natin, which is itong $0.0349, no? So, marami pa pong sideways dyan. Pwede pa pong magsibentahan sila dyan, or before this stop guys, magsibentahan na sila. Kasi ang sekreto po sa cryptocurrency, bago po matouch nitong level na to, say for example guys, no, itong level po na to, bago po matouch yan, yung 0.0407, ang ginagawa ko po dito pa lang, nagbebenta na po ako nung kalahati or 75% ng aking holdings, no? Para naman guys, makapagbenta ako. Kasi kapag dito ko pa hinintay, baka hindi na po umabot yan, no? Mas secured na po yung maibenta ko kaagad at komportable na po ako dun sa profit na makukuha ko kaysa i-risk ko pa po na baka hindi niya kasi maabot ito eh. Itong levels na to, kasi most of the time guys, may mga breakout naman dyan. Pero most of the time, marami na po ang nagbebenta bago pa tayo umabot dito sa level na to, no? So, yun nga po, balik po tayo sa question. As of right now po, it's very risky to buy SLP. I hope nasagot ko po yung mga katanungan nyo, no? Ang pwede pong mangyari dito sa presyo ni SLP, ay pwede pong bumaba ito kapag nagpatuloy po itong ating selling pressure. Mapush po nila itong price dito na po sa support natin, no? $0.0257. However, kapag nag-extend pa po yan at bumaba pa po, ang next level na po natin dito, yung price level po na susunod na tatamaan ay $0.0241. So, second scenario is pwede naman pong saluhin ng mga buyers po natin itong presyo ni SLP, no? Given po bumaba itong presyo niya dito, may sumalo, mas marami po yung sumalo kaysa sa nagbenta, pwede po tayo magkaroon ng bounce back. So, ang ibig sabihin niyan, aangat ulit itong presyo ni SLP, no? So, yan po yung dalawang scenario na nakikita nga natin ngayon sa paggalaw dito sa presyo ni SLP. Samantala, alamin din po natin itong chart ni AXS na talagang tumatakbo po itong presyo ni AXS paitaas, no? So far, ang achievement po ni AXS ay ito, this week po, nagkaroon po tayo ng breakout after this dip dito sa price level na $54.95. So ang nangyari po dyan, karoon po tayo ng buying pressure, na-push po nila yung price, umangat, nagkaroon tayo ng breakout dito sa $56.74. Then umangat pa ng umangat guys, nagkaroon ulit tayo ng breakout dito sa $61.53. At dito guys, nagkaroon po ulit tayo ng breakout pangatlo, $62.98. So umangat pa po itong presyo ni
AXS hanggang dito. At ang nangyari po ay nagkaroon po tayo ng price rejection, no? So nakikita nyo po itong extension po na ito, itong stick na ito guys, hanggang dyan. Yan po ang signal ng price rejection. Ibig sabihin po, hindi na po sila bumili dyan, nagbenta na po sila, no? So mas marami po yung nagbenta, kaya bumaba itong presyo ni AXS. Nagkaroon tayo ng breakout dito, paibaba. So, nag-dip po yung price niya hanggang dito sa $61.97. So far, maraming sumalo ulit. Then, umaangat na po itong presyo ni AXS, no? So, ang prediction po natin dito sa price ni AXS, kung sakasakali pong mapaangat ng mga buyers natin itong presyo ni AXS, tumama po tayo dito at nilagpasan pa po natin itong $66.28, may chance po tayo na umangat pa po itong presyo ni AXS guys hanggang dito sa susunod na po nating price level sa $68.11, no? So far, mababa pa naman po itong RSI ni AXS, nasa 58 pa lang po tayo. Pag umangat yan, 60-70, aangat din po itong presyo ni AXS, no? So, yun lamang po ang ating update ngayong oras na to. Again, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nanonood at nananatiling sumusubaybay dito sa akin channel. Kung gusto mo itong mga content na to guys, please like and subscribe. At again guys, this week na po yung paraffle natin sa Powerbank, no? I'm so sorry for the delay, naging busy lang po. At syempre meron na tayong time this week kasi nagawa ko na po lahat ng mga pangalan nyo, yung mga nag-comment po nung January 1st hanggang 31 guys, ay nailagay ko na po dun sa ruleta natin. So bubunutin po natin yan within this week. So again, my name is Wolfie guys. See you next time. Take care and goodbye.